sa lakas ng Japanese boxing superstar na si Naoya Inoue. Para siguro magkaroon tayo ng hint sa sagot sa mga katanungan yan, mas maganda siguro kung kilalanin natin si The Monster. At balikan na din natin ng ilan sa mga highlights ng naging laban niya noon para magkaroon tayo ng idea kung sa paano bang paraan kakatayo ni Casimero ang halimaw na si Naoya Inoue. Here we see, that was the one that took him off balance. Here comes the left hook. There we go, the shot. And that's the one that cut it open immediately. Ipinanganak sa Sama, Kanagawa, Japan. Sa edad lamang na 5 taong gulang, ay maaga itong namula sa sports na boxing. Ito ay dahil sa impluwensya ng kanyang ama na isang former amateur boxer. Noong nag-uumpisa pa lamang si Naoya bilang amateur, ay kinakitaan na ito ng kakaibang lakas sa kanyang mga kamao. Sa katunayan, ayon mismo kay Inoue, isa sa mga naging kalaban niya noong nag-uumpisa pa lamang siya ang hindi nakatiis at nilapitan siya pagkatapos ng kanilang laban upang suriin ang kanyang gamit na gloves. Kung meron bang nakalagay na matigas na bagay sa loob nito, sapagkat nagtataka ito at tila hindi makapaniwala na ang isang maliit at patpating bata ay ganoon na lamang kalakas sumuntok. Nagtala si Inoue ng record sa amateur ng 75 wins, 48 dito ay natapos by knockout at may 6 na talo. Nagumpisa bilang professional sa edad na 19. Unang sabak pa lang nito sa laban ay isang kababayan nating Pinoy agad ang buwena manong naging biktima nito. Ito ay si Crison Umayaw. Sa unang round pa lang ay napaluhod na ang Pinoy matapos tamaan ng isang body shot. At pagsapit ng round 4 ay isang malutong na uppercut ang tumama ng solid sa mukha ng Pinoy na tumapos sa laban. Taong 2013, isa pang Pinoy ang nabiktima ni Inoue. Nang sagupain naman ito si Gerson Mancio para sa bakanting OPBF o Oriental and Pacific Boxing Federation. Natapos ang laban via technical knockout sa round 5. Ayon kay Inoue, ayaw niya ng mga tune-up fights. Gusto niyang sagupain lahat ng malalakas at sumabak agad sa isang major world title fight sa lalong madaling panahon. Kaya naman sa sumunod na taon, noong 2014, sa kanyang ika-6 pa lamang nalaban sa professional, ay tila napagbigyan agad ang hiling nitong si The Monster nang mabigyan ito ng pagkakataon para sa isang major world title. Sinagupa nito ang WBC light flyweight champion na si Adrian Hernandez, isang Meksikano. Sa labang ito ay super underdog si Naoya at inaasahan ng marami na magiging isang mahirap na laban ito para sa Japanese fighter. Ngunit sa mismong laban ay tila kabaligtaran ng nangyari sapagkat na-outbox ng bagitong Hapon ang mas eksperyensadong Meksikano. Sa pinagsama-samang balance, speed, power at timing ay hindi umubra ang pagiging veterano ni Hernandez. Okay. Pero on the spot kita ha, tanongin kita, nakasparing mo ba si Inoue? Pinderweight ako siya, ano lang, bantam. Pero grabe, maano mo talaga, maramdaman mo talaga yung suntok niya na mabigat at saka yung footwork, bilis niya at saka yung balance niya talaga, grabe. Grabe, grabe. Pero ano, hindi siya ganun kalaki? Sabi na ano eh, parang perfecto na boxer siya eh. Perfecto na boxer. Maraming nagsasabi, mga Pilipino dito na yun, nakapamit ko sa mga boxer. Sa round 6, ilang sandali bago matapos ang round, ay kumonekta ang isang solidong kanan sa mukha ni Hernandez. Bagsak ang champion. Tumayo pa naman ito at sinubukang magpatuloy. Ngunit dahil sa tindi ng pinsalang tinamo, ay agad ding tinigil ng third man in the ring ang laban. Dahil dito ay nakuha ni Inoue ang kanyang kauna-unahang kampyonato. Tinanghal ito bilang bagong WBC light flyweight champion.
8 buwan lamang ang nakalipas matapos makuha ang kanyang kauna-unahang world title ay umakyat ito ng dalawang division from 48.9 kg light flyweight patungong 52.1 super flyweight division para sagupain ng WBO super flyweight champion na si Omar Narvaez, isang Argentinian. Sa labang ito ay hangad ng Japanese fighter na maging isang 2 division world champion. Bago ang kanilang sagupaan, ay 11 beses munang nadepensahan ng Argentinian fighter ang kanyang WBO title mula taong 2010 hanggang 2014. Sa laban, ay may kartada itong si Narvaez na 40 wins, 24 dito ay natapos via knockout at may isang talo lamang. Kung ating ikukumpara ang kartada ng dalawang fighter, ay talaga namang iisipin mong tagilid dito ang Japanese fighter. Pero sa mismong laban, ay isang matinding upset ang nangyari sapagkat ang veteranong si Narvaez ay nagmukhang pipitsuging journeyman sa harap ni Inoue. 4 beses nitong pinabagsak ang champion bago tuluyang tinapo sa second round sa pamamagitan ng isang pamatay na body shot. Ito, ibig mo sabihin, kapag ka nakalaban niya si Janriel Casimero, may kalalagyan talaga tong si Inoue. Possible! Yan lang po yung comment ko, possible! Okay. Ito kaya posible talaga ito mag 1-1-18 kasi ano eh, nakuya Inoue eh, napapatugon niya yung ilong. Di natin alam sir, kasi ano, para sa akin na sir, ano lang, yung message ko lang kay ano, message ko lang sa labang Inoue at Casimiro, malaking chance natin Pilipino sir, malaking chance ni Junriel Casimiro dyan sir. As of now ah, kasi ano, nung linaban, naglaban sila ni Donaire yun, may hindi na siya pero huwag lang magkumpiyansa si Kuya Junriel, may lakas talagang hapon, hindi nawawala yung lakas niya. Dahil sa panalong ito, ay tinanghal si Inoue bilang fastest fighter in history na nanalo ng dalawang world title sa loob lamang na 8 professional fights. Naging kandidato din ito bilang 2014 Fighter of the Year. Matapos ang 5 successful title defense ni Naoya, ay nagtungo na ito sa Amerika para sa mas mataas na kompetisyon. Dito ay nakasagupa niya ang Amerikanong si Antonio Nieves para sa kanyang ika-6 na pagdepensa sa kanyang WBO title. Dito sa kanyang US debut ay nagpasiklab agad itong si The Monster nang pabagsakin niya si Nieves sa 5th round. Andre, this is what you did against Kovalev. When you saw that, you went right there and here Inoue. At bago pa man magsimula ang round 7 ay ipinatigil na ng corner ng Amerikano ang laban. Taong 2018, muli itong umakyat ng timbang patungong bantamweight division para subuking agawin ang WBA World Bantamweight title sa Tiga UK na si Jamie McDonnell. Bago ang sagupaan ay punong-puno ng kumpiyansa ang 6-time world champion na si McDonnell, na ito ay magiging isang madaling laban lang para sa kanya. Sapagkat sa loob ng 10 taon, mula 2008 hanggang 2018, ay hindi ito nakatikim ng pagkatalo. Okay, I'm gonna smash him. I know I am. You know, I'm not a banger, and I think I beat him easy. I'm gonna do what I need to do. I think I beat him easy. Ngunit ang inaakala nitong isang madaling laban ay tila naging isang bangungot para sa Tiga UK. Sapagkat umpisa pa lang ng round ay hindi na ito nakaforma kay Inoue. Tapos agad ang laban via technical knockout sa first round. Take those legs away. That sends McDonald
to the canvas here in this opening round. 2 years old, 7 years older than Inoue. He feels like he's about 87 years old right now. Dahil dito ay opisyal nang naging 3 Division World Champion ang Japanese fighter matapos maagaw ang WBA Bantamweight World Title kay McDonnell. 5 buwan ang nakalipas ay sumali ito sa WBSS o World Boxing Super Series at nakasagupa nito si Juan Carlos Payano na kilala din sa moniker na Baby Pacquiao. Gaya ng mga naunang kalaban ay wala din kahirap-hirap itong tinalo si Payano matapos itong tamaan ng isang 1-2 combination. When the fight was still in its heyday, was all she wrote. Combination, and Payano has been stripped, and he doesn't know where he is. He's face down. Sunod nitong nakalaban ay ang Puerto Rican fighter na si Emmanuel Rodriguez na noong mga panahong yan ay undefeated pa. Sa laban ay hindi nakaligtas ang tiga Puerto Rico sa bangis ng halimaw. Sa ikalawang round ay bumagsak ito matapos kumonekta ang kaliwang suntok ng Japanese fighter. And there's a right hand gone in too from Inoue. This is a fearsome flurry. And he's down. He's got him with a left for the first time in his career. Down goes Manny Rodriguez in the second. He'll take the 8 count in the corner right above us. He'll dust down. He's ready to go again. It's Rodriguez. Here comes Inoue. Oh, he's got it to the body. Oh, what a shot. Unbelievable power for 118 pounds. He's coming off. Nakatayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. Ngunit hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni The Monster matapos muli niya namang magpakawala ito ng isang pamatay na body shot. This is unbelievable. Shot, Rodriguez. Surely he won't take much more than that. Surely Rodriguez is shaking the gloves up. Get your Inoue's waiting. Still 2 minutes to go, Jim. Oh, this is unbelievable from Inoue. 5 times he's gone down, rolled over, rocked to the core by those punches. Rocked to the core. Another count. It's over. Core by those punches. Rocked to the core. Another count. It's over.